Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotion. So, ang title po ng topic natin ngayong umaga ay When Do Miracle Happen? In Deuteronomy chapter 10, verse 21, ang sabi po doon, He is the one you praise. He is your God, who performed for you those great and awesome wonders you saw with your own eyes. Ang nagsasalita po dito, si Moses. Sinasabi niya kung paano makapangyarihan si Lord na kaya niyang gawin even yung mga bagay na parang imposible na. At nakita yun ng mga Israelites right before their eyes. Because our God is a miracle-working God. And si Moses, kasama ng mga Israelites, nakita at nasaksihan nila yung miracles na ginawa ni Lord. For how many years, Israelites were enslaved in Egypt? Kung sila lang, gustong-gusto na nilang makaalis doon sa sobrang pagpapahirap sa kanila ng mga Egyptians. Sobra yung trabaho na pinapagawa sa kanila. And for sure, nung time na yon, isa lang yung desire nila. Yun ay ang makalaya from slavery at makaalis sa lugar na yon. And who would have thought na nakalaya nga sila from slavery and from one of the powerful country at that time? Kung titignan natin, parang wala nang chance na makaalis sila dun sa lugar na yon. Imposible na na makalaya sila from slavery. But it happened because again, our God is a miracle-working God. Nung nakalabas sila ng Egypt, ang tawag doon miracle. At walang tao ang nakagawa nun para makalaya sila, no, dun sa lugar na yon. Only God did. Ngayon, ang tanong ko po, kumusta na kaya tayo? Anong sitwasyon natin sa buhay ngayon? May mga panahon bang naiiyak ka na? Nawawalan ka na ng ganang mabuhay? No? Kasi sunod-sunod na yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Ang dami mong pangarap, ang daming goals na gusto mong gawin this year, pero nalulungkot ka kasi feeling mo imposible mo nang ma-accomplish. Nawawalan ka na ba ng pag-asa kasi hanggang ngayon di ka pa rin nakakawala sa kahirapan? Hanggang ngayon di ka pa rin nakakakita ng stable job? Feeling mo ba imposible na lahat ng mga pinapangarap mo sa buhay? Then I would like you to encourage in this. God is in the business of making miracle in your life. But God cannot work in your life when you still can rely on your own. Kapag hanggang ngayon mataas pa rin ang tiwala mo sa sarili mo at feeling mo kaya mo sa sarili mong kakayahan at talino, hindi ka hihingi ng tulong sa Panginoon kasi feeling mo kaya mo at malakas ka. Pero nilalagay tayo ni Lord sa punto ng buhay natin na kahit sarili natin lakas at talino ay hindi sapat para malaman mo na hindi lahat sa'yo posible mong gawin at si Lord lang ang may kakayahan. At kapag di mo na kaya magtiwala o magdepende sa sarili mo, then God can work in you. No? Isa pang bagay, bakit hindi minsan nakakapag-work sa buhay natin si Lord, is when you can still rely on anyone or in anything in this world. Pag ang tiwala mo, nasa ibang tao pa rin, o bagay, at kapag dependent ka pa rin sa mga bagay na to, God cannot work in you. And number three, no, bakit minsan hindi nakakapag-work sa buhay natin si Lord? Because yung mga happenings sa buhay mo, it seems to be controllable by you. Kapag kaya mo pang kontrolin yung mga bagay-bagay sa paligid mo, hindi makakapag-work si Lord sa buhay mo kasi kahit mag-work si Lord, hindi mo naman marerecognize na si Lord ang kumikilos. So, kailan ba natin mararanasan yung miracle ni Lord? Ang sabi ko po dito, when everything seems to be hopeless and impossible, miracle will happen in your life when the only one you can rely is on God. In short, ang miracle, mararanasan mo lang kapag imposible na lahat sa paligid mo. Kaya kung ang sitwasyon mo ngayon, feeling mo imposible na maging okay, o feeling mo imposible nang matupad ang pinagpipray mo, then candidate ka sa gusto ni Lord na makaranas ng miracle niya. And sabi sa Luke chapter 1 verse 37, for nothing is impossible with God. No? Walang imposible sa Panginoon. Maybe may mga bagay na imposible sa iyo, pero kay Lord posible. We have a limitless and powerful God. Nilalagay tayo ni Lord sa pinaka-lowest point ng buhay natin. Sa sitwasyon na kahit sarili natin hindi natin kayang tulungan. Yung kahit ibang tao, hindi ka matulungan o kahit anumang bagay dito sa mundo para maalala mong tumingin sa taas at humingi ng tulong sa ating limitless God. No? Dalawang bagay about miracle yung gusto ko pong malaman natin. No? Number one, miracle does not happen when everything seems to be alright.
It does not happen when we can still put our hope on the things of this world. No? So, sabi po sa James chapter 1, verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Why be joyful? Because you will be able to experience God's miracle in your life kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok. Pangalawa po, miracle happens when things in life seems to be hopeless. Then God can make His way. Sa gospel, nakapagpagaling ng sakit si Jesus. Bakit tinawag na miracle yung ibang mga bagay na ginawa niya na pagpapagaling sa ibang tao? Kasi halos ng pinagaling ni Lord, yung mga imposible ng pagalingin ng doktor. Yung bulag, no, nakakita. Yung nagbibleed na babae for 12 years, no, gumaling. Yung may mga ketong, naalis yung mga sugat-sugat sa katawan. Etong mga taong to, hindi na sila kayang pagalingin ng doktor. Walang gamot ang kayang alisin yung karamdaman nila. Meaning they are not okay. And yung sitwasyon nila, it's impossible na maging okay. Pero Jesus healed them. And it is considered as a miracle. Kaya nga po ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. No? So, hindi po natin kayang ma-imagine yung kayang gawin ni Lord. As my conclusion, nothing is too hard for God. Nothing is impossible to God. All you have to do is to put your faith and trust to God. Lahat po ng nararanasan natin, maybe para sa atin, imposible na maging okay. Parang para sa atin, walang solusyon. But God has His own ways para solusyonan lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay natin. At lahat tayo na dumadaan sa pagsubok, no, lagi natin tandaan, God's miracle is on His way para kumilos sa buhay natin. Amen? So manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po ngayong oras na to. Lord, right now, I am praying sa lahat ng mga nakikinig ng devotion na to. Lord, I pray sa lahat ng mga dinidesire ng kanilang mga puso. Maybe, Lord God, yung iba nawawala na ng pag-asa. Maybe yung iba, Lord God, na nakikita nila, it is impossible. But we believe that in You, nothing is impossible. All things are possible. And right now, we put our faith, we put our trust in Your hands, Lord God. At alam namin na bawat panalangin namin, bawat pangangailangan ng bawat isa ay tutugunin Mo. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayong oras na to, patuloy Mo pong pagpalain ang bawat nakikinig sa devotion na to. This we pray, Lord God, in Jesus' name.